Umpisahan po natin ng pagbati. This greetings from to your brethren in Christ under the leadership of the Light of Truth Ministry Incorporated to all viewers and listeners. May the Lord bless you. Ngayon po ang message po natin ay uumpisahan natin ito na isang tanong. Ito po yung tanong kung saan tayo mag-uumpisa sa ating pong pagbulay-bulay sa mga bahagi ng kasulatan. Nakapag-ipon ka na ba ng kayamanan mo sa langit? Nakapag-ipon ka na ba ng kayamanan mo sa langit? Kung sasagutin po natin ito, o sasagutin po ninyo ang tanong na ito, maaring sasagutin nyo ito, pero tiyak ko mas malaki yung pag-aalinlangan nyo doon sa inyong sagot sa tanong na nakapag-ipon ka na ba ng kayamanan mo sa langit. Maari pong mabigyan po natin ng sagot ito, pero mas malaki ang aking paniniwala na mas malaki ang inyong pag-aalinlangan na nakalakip doon sa inyong mga sagot. Nasasabihin natin, oo. Kung ang tanong natin ay ibabase natin dito sa Matthew chapter 6, verse 19, dahil susundan ko pa ito ng isang tanong, ito po ay sinasabi ko pong utos ng Panginoon, this is not my command to the believers in the Light of Truth Ministry Incorporated, but I quote this message from the Lord Jesus Christ. And this is the message of our Lord during His ministry. He says here, lay not up for yourselves treasures upon earth. Verse 20, but lay up yourselves treasures in heaven. 19, it is a negative thing. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan ninyo sa lupa. Verse 20, kundi mag-impok kayo ng inyong kayamanan doon sa langit. Kaya hinango po natin ang ating message dito sa dalawang verses na ito, yung message ng Panginoon. Nakapag-impok ka na ba ng kayamanan mo sa langit? At yung sinabi ko po sa inyo na maaari nyo itong agad-agad masabot, pero pinatitiyak ko sa inyo, mas malaki ang halo nung inyong sagot na pag-aalinlangan. Ngunit kung ang tanong ay ganito, nakapag-impok ka na ba ng kayamanan mo dito sa lupa? Ito ay tiyak ko walang kahalong pag-aalinlangan ang inyong magiging sagot na oo. At maaaring masasagot pa ninyo yung tanong na kailan? Aba, matagal na. Kung ang pag-iimpok dito sa daigdig, oo, marami ng tao ang gumawa yan noon pa. Kaya nga may warning ng Panginoon na huwag dito sa daigdig ang tamang lugar ng pag-iimpok ng kayamanan. Kundi ang tamang lugar ng pag-iimpokan ng kayamanan ay doon sa langit. Dahil malaki ang reasons, many reasons here, given by our Lord Jesus Christ, na pagka dito kasi sa daigdig ang iyong pag-iimpok, ang sabi ng Panginoong Jesus dito sa verse 19, lay not up for yourselves treasures upon earth. The reason is, where moth and rust doth corrupt, where thieves break through and steal. Kasi nasisira
ang kayamanan nyo. May mga living things na kumakagat dito at inuubos ang inyong kayamanan. Liban dyan, magkakalawang yan. Ang tinasabi ng Panginoong Jesus. At liban sa magkakalawang yan, may magnanakaw pa dyan. Doon sa panahon ng Panginoong Jesus, ang kinagawian ng mga tao, ang kanilang kayamanan ay ibinabaon sa lupa. At doon sinisira ng mga tanga ang mga kayamanan. At liban doon ay marami ding magnanakaw katulad ngayon. Naninanakawan nila ang mga tao na may mga iniimpok. Samantalang doon sa langit, pagka doon ang lugar ng impukan ng mga tao, ng kanilang kayamanan, 20, but lay up for yourselves treasures in heaven. Vice versa, walang sumisira doon, siyempre walang magnanakaw doon. Dahil wala namang nakakapasok ng magnanakaw sa langit. At nandun ang kayamanang ito. Kayo, brethren, nakapag-impok na ba kayo ng kayamanan ninyo doon sa langit? O baka naman dito sa lupa? Pastor, mayroon nga akong tatanungin sa inyo, Pastor. Maaring tanungin nyo ito sa akin. Kasalanan ba ang magkaroon ng pera doon sa bangko? Kasi buwan-buwan nag-iipon ako doon. Para ito sa magandang kinabukasan ko at kinabukasan ng aking mga anak. At para naman dumami ang aking material na bagay. Ito ba ay masama, Pastor? Na meron kang pera doon sa bangko? O sa bahay na iniimpok? Unti-unti nating masasagot habang pumapalaot po tayo sa message na ito. Ano po? Pero bahagya, partial na explanation po ito. Kung ang iyong pag-iimpok ay para magkaroon ka ng mga dang kinabukasan dito sa digdig, ikaw, ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, at ang iyong mga apo, kung may apo, o pamilya, kung ang pag-iimpok na ito ay dahilan dahil sa gusto nating magtagumpay dito sa digdig, isa itong evil things na ating ginagawa. Ngunit kung ang pag-iimpok natin, sa amang lugar ang ating pag-iimpok, sa bangko, sa bahay, kung ang pag-iimpok na ito ay ang dahilan ay upang makapag-impok ka ng mga kayamanan mo doon sa langit, ay maganda. Kung ang dahilan ng pag-iimpok mo dito sa daigdig ay para makapag-impok ka ng kayamanan mo sa langit, ay napakagandang dahilan. Unti-untihin po natin ito. Pastor, liban doon sa sinasabi mong dahilan ng Panginoong Yesus na utos na huwag mag-impok dito, kundi doon sa langit, meron ka pa bang malaking dahilan liban dyan kung bakit ipinagbabawal ng Panginoon na mag-impok ang sinuman ng kanyang kayamanan dito sa daigdig, kundi ang right place ay doon sa langit? Ang pag-iimpok, brethren, mga minamahal, ang pag-iimpok ng kayamanan dito sa daigdig ay isang it is a dangerous things. Merong panganib na dulot nito. Dahil unang-una sa lahat na maibibigay kong malaking dahilan pa ay yung maaari na ang hinahangad mong kaligtasan, kung wala ka pang kaligtasan ngayon, ano? Maaari yung hinahangad mong kaligtasan ay hindi mo matanggap dahil sa kayamanan mo dito sa daigdig. Let me read in Luke chapter 20. Ang encounter ng Panginoon doon sa mayaman. 20. At ang hangad niya ay magkaroon ng eternal life, at alam niya ang kanyang pinupuntahan, yung may kakayanang magbigay ng eternal life. Walang iba ang Panginoong Yesus. Ngunit, sawing palad ang naging resulta ng kanilang pagkakaroon ng usapin. Let me read. Chapter 18 po tayo, verse 18 din. And a certain ruler asked him, saying, "Good master, what shall I do to inherit eternal life?"
Eh, Jesus said unto him, eto na sa verse 20, alam mo ba yung mga utos? Do not commit adultery, do not kill, and huwag kang magnakaw. Do not bear false witness, honor the father and the mother. Ang sagot nung lalaki, bata pa ako noon, Panginoon, ginagawa ko na yan. 22. Now when Jesus heard this, he said unto him, yet lackest thou one thing. Meron ka pang isa. Isa na lang. Ipagbenta mo ang kung anong ari-arian meron ka. Sell at thou hast and distribute unto the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come follow me. Pagkatapos noon, yung kanilang pag-uusap, nung nabanggit ng Panginoong Hesus yung kasiguraduhan na magkaroon siya ng kaligtasan, hindi ito naging katanggap-tanggap sa mayaman. Iniwan niya si Hesus na nanulungkot. Hindi ganun. Hindi niya, nung marinig niya ito, hindi siya nagkaroon ng kagalakan. Ay, ganun ba? Yun na lang gagawin ko? Ipagbenta ko ang lahat? Tapos i-share ko? Ay, okay. Okay, Panginoon, kaya kong gawin yan. Pero dahil sa siya ay mayaman, sabi ni Lucas, nalungkot siya. Hindi niya tinanggap yung utos ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ang hirap maligtas. Ang taong nagtitiwala ng kanyang kayamanan. Ang hirap maligtas. Ang taong mayaman. Hirap palang maligtas, ha? And 24. And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Hindi mapapasok at ang hirap baligtas. Kaya sabi ko nga sa inyo, brethren, pwedeng hindi mo makuha ang inaasam-asam mong eternal life because of your wealth or riches na inimpok mo. Sabi nga ni Jesus eh, ipagbenta mo, dahil mayaman ka, ipagbenta mo ang iyong ari-arian and share it to the poor. Kung mapapansin nyo itong mayaman na ito, wala siyang pinagkukulang ng pansin kundi ang yumaman. At hindi na inasikaso ang kayamanan niya sa langit. Sabi nga ng Panginoong Hesus, para magkaroon ka ng kayamanan doon sa langit. Kasi ang kayamanan mo lang dito sa lupa. And 22, now when Jesus heard these things, he said unto him, yet lackest thou one thing, sell all thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Kakaroon ka na ng kayamanan sa langit. Pero, yung eternal life na ito, hindi niya nakuha, dahil sa ang naging hadlang dito ay ang kayamanan niya. As I said to you, brethren, your treasure, your wealth can hinder to receive your salvation. So, laging may minais. Always have a minais. Ibig sabihin, laging may danger eh. At yung, kung tayo mga mananampalataya ngayon, ay mayroon na tayong salvation. Dahil dito sa kayamanan na iniimpok natin dito sa daigdig, kahit anong higpit mong yakap sa salvation na nasa iyo na ngayon, ay pwede itong maluwagan dahil doon sa kayamanan na rin na hindi mo nabibitawan. At dahil doon sa kayamanan na iniimpok mo dito, hindi ka nag-iimpok doon. Ikaw, tayo, nakapag-impok na ba tayo ng kayamanan natin doon sa kalangitan? Ang sinasabi ni Pablo ay ganito, 1 Timothy chapter 6. Ito ang warning ng apostol na ito. But they that will be rich fall into temptation and snare. Yung gustong yumaman, sige, mahuhulog sila sa mga ano yung temptation? Sige, basta temptation.
yung tukso, at saka yung snare, bitag, and to many foolish, maraming mga kahambugan at nakakasira, hurtful lust, which drown men in destruction and perdition, which drown men, ito ang nagtutulak sa mga tao para doon sa kapahamakan. Verse 10, for the love of money is the root of all evil. Pagkamahal mo na ang money, pera, yan ay ugat ng maraming kasamaan, lahat ng kasamaan. And while some coveted after, marami na ang nakasubok niyan, gumawa niyan, they have erred from the faith. Bumagsak na sila mula sa pananampalataya. See that, brethren? And first themselves through with many sorrows. But thou, O man, flee these things. Ang salvation na hawak natin ay pwede itong mabitawan. Dahil sa gusto nating yumaman at dahil yung pag-iimpok natin ay dito lamang sa digdig. Ay sinasabi ko, yun na nga yung warning ng Panginoon. Na huwag mag-impok dito dahil may panganib na nakaamba sa pag-iimpok mo dito sa lupa. Samantalang doon ay walang panganib na pangamba roon. Kaya ang maibibigay ko nga roon ay yung talagang may pangamba. Meron pong danger ano? Danger na nasa harapan natin always. The more kasi na pinapaganda natin yung future natin dito dahil dito tayo nag-iimpok ng money, the more, as I said, the more na nasisira natin ang magandang kinabukasan ng spiritual natin. At gusto ko pong banggitin po ito sa inyo. Maaring hindi pa niya ito narinig. Dahil sa pag-iimpok ng kayamanan dito sa daigdig, isa ito sa malimit na kabiguan ng Diyos sa buhay ng isang tao. Na sana ay dumating sa kanila ang napagandang future na inihandaan ng Diyos sa kanila. Hindi lamang dito sa daigdig na ito, kundi sa susunod na buhay. Madalas na dito nabibigo ang Diyos sa buhay natin. Tignan nyo yung mayaman. Bigo ang Panginoon doon. Iniwan siya ng mayamang lalaki. Mas gugustuhan niyang kasama niya ang kayamanan kaysa yung magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. At marami pong Kristiyanong ganyan mga minamahal. Baka hindi lamang tayo isa sa mga ito, kundi baka sampu tayo sa mga yaan. Itong message ng Panginoon, na warning nito at saka si Paul, ano lang, kung titignan ko, iniisip-isip ko kung ano itong kahihinatnan nito sa buhay ng isang tao, ay ganito yan, brethren. Yung objective na nakikita ko doon sa message ng great man na ito, ang Panginoong Jesus at ni Paul, at ang mga iba pang apostol, para maiano natin yung isip natin, maayos natin yung patutunguhan ng isip na ito. Dahil kung tayo ay totoo ng mananampalataya, at dahil kung tayo ay totoo ng nabuhay na maguli, nung si Jesus ay nabuhay na maguli, tayo ay nabuhay na mula doon sa kasalanan, at mayroon na tayong buhay na kakaiba kaysa noon. Ang sabi ni Pablo, italaga ninyo ang inyong isip doon sa langit, huwag dito sa lupa. Kaya nga i-set up natin yung ating mind. Napakaganda ang objective ng Panginoon at ang mga apostol hinggil dito. Colossians chapter 3 verse 1. Sinasabi dito ni Paul, and if you then be raised with Christ, seek those things which are above. Yun ang saliksikin nyo, yung mga bagay doon sa langit, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection things above, not on things on earth.
yung isip natin doon, yung mga bagay doon sa langit, yung mga kalooban ng Ama na nasa langit ang dapat nating isipin. Hindi dito yung mga bagay-bagay dito sa daigdig. Kung tunay tayong mananampalataya. Kaya nga inaayos ng Diyos, inaayos ng mga apostol, inaayos hanggang ngayon yung takbo ng isip natin. Baka ang takbo ng isip natin ay ang takbo ng daigdig. Huwag niyong sabihin na ganito. Alam ko pa naman ang kung nasaan yung ano no yung ayo ko na nang amok pa mo laot ken daya ka anak pa mo kat nga mapupo ko tinakom ko kahit may isip tayo kahit alam niyo yung silangan at kanluran kung ibang takbo ng isip natin hindi sa kalooban ng Diyos ang ginagawa natin hindi yung mga utos na ipinapagawa ng Diyos na nasa langit ang ginagawa natin. Yan ang hindi tamang pag-iisip. Na kahit ba kinikilala tayo, may natapos tayo at marurunong tayo, hindi. Maraming mga tao ang nakakaalam ng kung saan yung silangan at ang kanluran. Pero wala silang alam na kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya huwag niyong ipagmayabang na alam niyo ang kanluran at silangan. Kung hindi naman natin nagagawang mag-impok ng kayamanan dito o doon sa langit. Pastor, magtatanong ako. Hindi, ako na lang ang magtatanong. Paano ang isang Kristiyano na mag-iimpok ng kayamanan niya doon sa langit? It is a very simple answer that I will give to you, brethren. One thing is, you can use your wealth to restore treasure for yourselves in heaven. Yung kayamanan nyo, kung anumang meron kayo ngayon, yun na rin ang gagamitin po natin para makapag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit. At paano yan, Pastor? Gagamitin natin ang ating mga kayamanan, mayaman tayo, maang hindi. Kung anumang meron tayo, gagamitin natin ito na itulak na mas mabilis yung trabaho ng Panginoong Hesus. Let me read. Gawa chapter 4 verse 44. 32? Chapter 4? And the multitude of them that believed were one heart and one soul. Neither said any of them that all the things which he possessed was his own, but they had all things common. And 34, neither was there any among them that lacked. Makita nyo, wala. Walang nangangailangan sa kanila. Verse 37, having land, sold it, and brought the money, and laid it unto the apostles' feet. Makikita natin dito, maging doon sa 34, yung kanilang kaya, anumang material meron sila, sinikap nila, na kahit di naman sila mayaman, dahil alam nila ang katuroang ito na kailangan mag-impok sila doon sa langit, itinutulak nila yung trabaho ng Diyos na mas mabilis pa. Dahil ang iglesia, na hindi naman pamatanda noon at hindi pa naman sa malakas noon ang iglesyang ito, ang ginawa nila, ang kanilang mga wealth or riches, ito ang kanilang ginamit to post rapidly the ministry of Christ to win the souls, to increase the kingdom of God. Yun ang gagawin natin, brethren. Pwede natin gamitin ang ating mga kayamanan para sa ikalalawak ng trabaho ng Panginoon. At walang pag-aalinlangan, magkakaroon tayo ng kayamanan doon sa langit. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, ang sabi nga ng Panginoon doon sa mayaman, ipagbili mo kung anong meron ka and share it to the needy, to the helpless, para magkaroon ka ng kayamanan doon sa langit. Luke 18. Isa pa, yung kayamanan natin, i-share natin. Ba't kasi hindi natin i-share ka? Anong meron tayo, i-share natin. And Jesus said unto him, now when Jesus heard these things, he said unto him, yet lack is one thing. Sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Malinaw po
na kayamanan natin na kung i-share natin doon sa iba, magiging kayamanan natin doon sa langit ito. Huwag nating ipagdamot kung anong meron tayo doon sa mga nangangailangan. At walang pag-aanilangan po, nakaka-impok po tayo. You can use your treasure. Yung paggawa ng mabuti, yun din. Hindi lamang yung tumutulong tayo sa mga mahihirap, kundi yung paggawa natin ng mabuti sa mga mayayaman, sa mga mahihirap. Basta gagawa tayo ng mabuti. Kahit hindi sa material, basta gagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa-tao. Yun ang maganda. Treasure ito. Let me read then 1 Timothy chapter 6. Tatapusin na po natin. Dito na po ako magtatapos. Ano, brethren, nakapag-impok ka na ba ng kayamanan mo dun sa langit? Ito ay mga paraan lamang para matiyak natin kung nakapag-impok na tayo o hindi pa tayo nakapag-umpisa. Verse 17, charge them that are rich in this world. Mga yayamang Kristiyano, pangaralan mo, that they be not high-minded nor trust or trust in certain riches. Pagkatiwalaan nila ay ang buhay na Diyos. 18, at ang mga mayayaman, that they do good, that they be rich in good works, para yumaman sila ng mga mabubuting gawa. Ready to distribute, willing to communicate. Why? Laying up in store for them. Yung bang makapag-impact din sila ng kayamanan nila sa kanilang sarili. A good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Para mahawakan na nila ang kaligtasan, ay gumawa sila ng mabuti. Paano? Ready to communicate. Willing to communicate. Ang gawin natin ay ganyan. Na maghahanda tayo yung handang panahon, handang isip, yung ready nga, ready mind, willing. Yung baka meron ngayong lalapit sa akin, eh kailangan handa ako. Diba ganyan? Yun ang kayamanan dun sa langit. Ang sabi nga ni Paul doon, oh, para makawakan nilang mahigpit yung eternal life. Ngayon, brethren, talagang ganyan. At kung may time pa tayo, yung responsibilidad natin na ginagawa natin, willing tayo na ginagawa natin ang responsibilidad natin, tiyak ko, kayamanan ito sa atin. Hindi lang yung support natin, yung mga materials at saka mga financials, yung tayo mismo ang nandun sa mga pananagutang ito ay malaki na ito. Kung wala man tayo doon sa mga pananagutan na yan, ay pwede yung mga materials, pwede yung mga financials. Ngunit kung kaya naman natin na ang katawang ito ay nandun sa gawain, ay mas mabuti dahil kayamanan ito. Chapter 18 po, ito ng Luke. Pagkatapos noon, na umalis na yung mayaman, at sinabi ng Panginoong Jesus na napakahirap ang mayaman na magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang sabi ng mga apostol sa pangunguna ni Pedro, Panginoon, iniwan namin lahat ah. Ano naman meron kami? Sinagot sila ng Panginoong Jesus. Dito sa sagot na ito, ay meron tayong mapupulot. 28. Then Peter said, Lo, we have left all, at sumunod na kami sa iyo. And he said, Totoo yaan. There is no man that have left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake, who shall not receive manifold. Makakatanggap at makakatanggap po siya ng napakarami. Who shall not receive manifold more in this present time and in the world to come life everlasting. Pagka naglilingkod tayo at kailangan tayo ng Diyos sa oras na ito at sa araw na ito, huwag tayong mag-aalinlangan
na iwanan natin ang ating mga mahal sa buhay dahil sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos. Dahil sa ikaliligtas ng mga hindi ligtas. Dahil sa ikatatatag ng mga taong ligtas. Ang paglilingkod natin sa Diyos ay mas sigit pa doon sa mga mahal natin sa buhay. Dahil ito ay isang pag-iimpok ng kayamanan sa langit na tatanggapin natin one day. Kaya malaki at maliit, brethren, na pananagutan natin, itong katawan na ito, habang buhay tayo, aside from our wealth or riches, itong katawan na ito, ang pinakamimithiri ng Diyos na magagamit niya sa kanyang kalwalhatian. Kaya, brethren, kung ako, kayo, huwag niyong itago ito. Ihanap niyo ang inyong sarili na meron kayong pagkakataon na magamit ng Diyos ang katawang ito. Kaya nga, ang message na ito, brethren, naway naging isang warning din po sa atin at strength din po sa ating paglilingkod sa Diyos. Na huwag tayong mag-impok dito. Doon ang ating pag-iimpok. Iiwanan ko kayo ng isang mahusay at mayroong malayang pag-iisip kung alin sa dalawang lugar, alin sa dalawang kayamanan ang gusto niyo yung impukin. Doon ang right place ng pag-iimpok. The more na ang mga kayamanan natin ay ginagamit natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, the more na nandun yung kayamanan natin. Your decision is yours. The decision is yours, brethren. Which of the right place and which is the right treasure? Sabi nga ni Jesus, kung saan naroon ang inyong kayamanan, nandoon ang inyong puso. At ang pag-iimpok, alam ninyo na hindi madali, lalo na sa langit. Kailangan nyo ng efforts, kailangan nyo ng time, kailangan nyo ng wisdom. Lahat kailangan natin. Kung ginagawa natin ito sa digdig, masigit sanang gawin natin doon sa pag-iimpok natin ng kayamanan natin doon sa langit. May the Lord bless you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ.